Good morning, guys. Sabado. Tinawakan ko lang yung ako kasi bagong panganak, pumasok yung mga karpintero. So, July, ano ba ngayon? Oh, it's August 1. Tama ba? Ay, hindi pa pala. Masyado advanced. July 25. Ahead ako ng 6 days. Sa una kong ginagawa, sa umaga, kukuha ako ng, ano, FBS ko. Medyo late na, magnanay na. Kasi late na rin, ang late kong intake kagabi is nasa 12 o'clock na. So, ito, binili ko lang to sa Lazada. Ang una ko kasing gamit is yung AccuCheck. Ang kaso mo, ang mahal-mahal kasi ng ano niya, ng strips, yung 50 pieces na strip sa butika sa Watson is 1.5, sa Lazada is 1.2. Kaso mo, wala na silang ano, yung COD para safe. COD ang gamit ko. So may nakita ako ito, buong ano na, buong kit. Kaya lang, ano siya, made in China. 650 lang. Buong test kit na. So, kung bibili ulit ako ng panibago, buong test kit ang bibilihin ko kasi hindi ka naman makabili ng strips lang. So, yun. Insert mo lang dyan. Lalabas siya. May sinasabi siyang hindi ko maintindihan. Tapos, ano lang tayo, ang linis. Pero nakapag-alcohol na ako. Ang linis lang to. Okay. Again. Naman natin kailangan ng sobrang daming blood. Ganun lang. Then, wait lang natin siya. Oh, medyo super taas. Super taas. Times nyo lang siya sa 18. Medyo mataas. Wait. 288. Kaya pala medyo mabigat ang pakiramdam ko. 288 ang ating sugar. So, jeta-jeta muna tayo. Ano bang ginawa? Ah, kumain kasi ako ng ano? Nung tamarind candy kagabi. So, ito. So, ano naman ba yung ulo nito? Ayun. Bubuksan mo lang. Kunin mo yung takip niya. Tuturok mo lang siya ng ganyan. Tapos, push mo siyang ganun. So, okay na. Ito, ingatan nyo lang sa pagtatapon ito kasi dugo nga ito. Tapos, ito may konting karayom. So, insert nyo lang siya doon. So, kasama nyo na siya lahat. Saka nyo siya itapon. Or kung meron kayong bote ng soft drinks, doon nyo siya itatapon.
para naman po sa safety ng ating mga basurero. So, ayan, sa umaga, ito muna. Usually, iniinom ko to sa umaga at sa gabi. Pag ito kasi ang iniinom ko, ano siya, feeling ko busog na ako. Breakfast tayo! Ako lang ba o meron ding iba na gustong-gustong uminom ng kape ng mainit na mainit tapos takot mapasok? Kasi ayoko ng malamig na kape. My God, ang daming langaw. Sana matapos na to para hindi na pumasok yung mga langawski. Wala kasi kaming thermos. Pag kami nagkakape, doon lang kami nagpapakulo ng tubig. Halimbawa, isa lang ako magkakape. Isang tasa lang iinitin ko. At least, bagong kulo yung water. Alam mo, paborito ko to. Kaya lang, hindi ko siya makain ng maramihan. So, paborito ko to. Pero hindi ako makakain ng marami. Kasi matamis to eh. Siguro mga 3 araw ko na siyang kinakain. Yan pa lang yung bawas niya. Pinaglihi din kasi ako ng nanay ko sa tamarind, pero hindi niya nakain kasi nung pinabili niya ang tatay ko, madaling araw daw, walang nabilhan. So, nung dumating ang tatay ko, tanghali na. Nagsugal siya. Hindi na kinain ng nanay ko, nagalit. Pero ewan ko, paborito ko yan. Hindi ko alam kung may connection. Kasi pinaglihid din talaga niya ako unang-una sa talong. Saka gustong-gusto ko ang talong kahit anong luto ng talong. Adobo, torta. Torta nga ba tawag doon? Relleno. Sarap. Kahit prito nga lang, bago. Ang sarap kaya. So, yun. Good morning! Hi, Mami Bella! Hindi pa kayo napapalitan ng sipin. Ba't tinatanggal mo yung sipin mo? Hello, silver boy? Ay, hindi! Si sausage boy to. Si sausage boy. Look at sausage boy. Si sausage. Si sausage. Ha, ha, ha. Sausage ko na yan. Ay, tapos na ikaw pe-feeding? Tapos na pe-feeding si Saya? Kiklean mo? Kiklean mo si Saya? Kiklean mo si Saya? Dali, Mami, clean mo si Saya, dali. Oh boy! Okay, baho po dahi. Si Silver, tapos na? Tapos na si Silver kumain? Tapos na si Silver kumain? Ay, hindi pa. Ay. Shibi. Taba mo, Shibi. Shibi. Ang taba ni Shibi. Ay! Ipinin ikaw ni Mami, oh! Wiwi na daw ikaw. Wiwi na daw ikaw. Agoy! Yan na sila. Ilan days na ba? 20. Mali yata ako ng date. Oo nga. August 1 na nga pala ngayon. So guys, ito update na sa taas namin. Nilagyan na ng brace itong sa may hagdanan.
kung makikita nyo, bakante siya kasi itong lumang kwarto, i-extend siya hanggang dito para medyo lumaki-laki kasi ito gagawing dalawang kwarto para yung kama mailagay ng pahalang or basta ganon, yung way na horizontal, hindi katulad ito vertical. So ayan, meron na siyang brace. Yan. Tapos, medyo natanggal-tanggal na rin yung kalat kasi nag-o-organize na kami, nagliligpit-ligpit na. Kaya lang hindi madali kasi ang dami talagang kalat. Tapos, makikita nyo dito, may wall na dito sa may bintana. Tapos, makikita nyo yan, apat na butas na yan. Propose yan para sa bintana, kaya lang hindi ko pa pinabutasan kasi kulang na sa budget si mama. Tapos, eto may bintana na rin siya, bintana kon pintuan kasi kasya ang tao pag pumasok. Palalagyan din namin yan ng ano, ng ang tawag doon, yung pintuan na bakal, steel door. Tapos kahalati niya is may tin sheet na ano, na yero para hindi pasukin ng ulan. Tapos na double wall na rin to. Tapos dito sa kabilang side na to, ayan na yung mga kalat, unti-unti nang nililigpit yung frame. Ayun na lahat ng anik-anik nandito. Tapos ito, yeah, apat na butas na rin, makikita nyo, proportion for bintana. Yan. For bintana siya. Kaya lang, yun nga, sabay-sabay na namin papabutas pag pinagawa tong side na to. Itong side na to kasi, ito yung original naming na ano, extension sa likod ng bahay. Tapos, so yan, yun yung original namin extension, yung unang kwarto ng mga bata. Maliliit pa naman sila nun, kaya kasya silang tatlo. Yung dalawang babae ko sa double deck, yung si Bunso nasa lapag. Kaso mo, malalaki na sila. Kailangan na tag-iisang kwarto. Though hindi naman laging nandito yung dalawa, kasi nga nakadestino yung sina ate sa Mindanao at saka sa Balayan, Batangas. So, ECQ, MCQ, quarantine, whatever, hindi sila makaka-uwi. Kaya, steady lang muna to. Bali ito, pag pinagawa, ipapagiba din siya lahat kasi papagawa na naming bakal yung ilalim, bakal lahat ng pamakuan. Tapos, kasi papalitan din tong ano, floor niya kasi manipis lang to plywood. Tapos gagawin na siyang marine katulad nitong bago. Tapos malay nyo, pagdating ng ilang panahon, maging ano na to, di ba? Maging buhos na, semento na. O kung dati, ito pa lang ang nagagawa natin, manipis na plywood. Pinagtiyagaan namin to ilang taon, 10 taon din namin itong pinagtiyagaan. Umubra naman. So, kailangan lang talaga kasi ng extension gawa ng, ang sikip-sikip na ng bahay, tapos nagkaroon kami ng aso. Yun, walang mapaglagyan ng mga gamit. So, ito, project namin to by September or November. Ipapagiba itong pwestong to. Gagawin na siyang puro bakal para mas safe. Yan, then, who knows? Biglang tumama sa pader. Di gagawin na namin simento, di ba? Bongga. So, yun lang po. Update. Madami pa rin kalat pero medyo maali-aliwalas na kesa nung una kong ibinla. Hi guys, update lang po sa decluttering natin sa paglilinis nitong areyang to dito sa may ref. Ayan, napunasan na silang lahat, naayos na pati yung groceries. Itinatry kong isama pati yung unboxing, kaya lang medyo masyadong mahaba, so separate video na lang po yun. So ayan na po, medyo malinis na atong table na to.
medyo marami pa rin nakapatong. Meron pa rin kalat doon konti. So, aayusin pa rin. So far, yan. Hindi na siya masakit masyado sa mata. Yung table namin malinis na rin. Yan, nag-i-start na ako mag-work. Kaya lang meron pa rin doon. Yun. So, yan lang po ang update. Sana po nagustuhan niyo itong video na to. Click like and subscribe na po kayo sa channel ko. And click niyo na rin po ang notification button para po ma-notify kayo every time na magpo-post ako ng bagong video. So, this is Ellen saying bye-bye. See you again next time. God bless everyone.